Hindi pa rin tumitigil ang operasyon para alisin ang tren ng Philippine National Railways na nadiskaril sa may Makati kahapon. May ulat si Karen Villanda. Lampas isang araw na ang ginagawang pag-alis sa nabalahaw na tren ng Philippine National Railway sa pagitan ng Pasay Road at EDSA Station. Alas 11:20 ito na diskaril kahapon ng umaga pero kanilang alas 2 ng hapon ay pinagtutulungan pa rin itong ibalik sariles. Ang problema, mabigat ang train head na kinalalagyan ng makina nito kaya pahirapan ang pag-angat. Ayon sa PNR, 10 tonelada ang bigat itong locomotive. Kaya naman na ganun na lang kahirap na ibalik ito sariles. Tumulong na rin ang ibang linya ng tren dahil ang MRT3 ay naghatid na rin dito ng kagamitan upang maalis sa pagkabalahaw ang locomotive. Kasabay ng pagsisikap na mabuhat ang locomotive pabalik ng riles, mano-mano ring hinuhukay at irusad ang riles ng PNR upang tambakan ang graba at bigyan daan na dumating na crane na siyang mag-aangat dito. Trucks northbound and southbound are ready for operations pero yung mga side, mga portions na hindi doon sa derailment, no? So para pagka na-lift na yung ating locomotive, right away, i-assess lang ng konti ng engineering and then certification will be issued and then we will resume our normal operations Tutuban up to Alabang. Simula kahapon, nagpatupad ng limitadong operasyon ng PNR mula Tutuban hanggang De La Rosa Station sa Makati, Governor Pascual hanggang De La Rosa at EDSA Station hanggang Alabang. Pansamantala munang itinigil ang operasyon ng Pasay Road Station kung saan nakaharang ang nabalahaw na trena. Sa amin po mga pasahero, no, kami po ay humihingi ng dispensa sa hindi inaasahang pagkakaroon ng aberya kahapon. Pero makakaasa po kayo na ang pamunuan po ng PNR at ang aming buong engineering, rolling stock and operations group ay tulong-tulong ano, para ma-restore agad yung aming operations. Target ang PNR na maialis ang pagkakabalahaw ng tren ngayong araw at maibalik ang normal na operasyon. 11:20 na umaga kahapon nang madiskaril ang tren habang tumatakbo sa bilis sa 20 km per hour. Sa Kaputihang Palad, ligtas naman ang 400 pasahero at kaagad na nakababa ng tren. Initially, ang unang nakita kasi yung dito sa may switch, yung pagdaan ng tren doon sa may portion na yung switch kasi yun yung portion na para yung train natin nakakapaglipat-lipat. Pag ikinambyo mo yun, pag isinwitch, I mean, lilipat yung train sa northbound or lilipat sa southbound, mga ganon. Pagdaan ng train natin doon sa may portion na yun, bigla nga daw lumagabog, sabi ng driver. So parang pumitik. So hindi pa rin natin makonfirm bakit siya bumuka. Walang CCTV sa lugar na nadiskaril ang tren, pero nagpapatuloy pa sa investigasyon ng PNR sa sanhi ng insidente. Sabi naman ng PNR, ia-anunsyo nila ang pagsasara ng PNR na 5 taon para bigyan daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway. Gagawin ito 3 o 4 buwan bago simulan ang aktwal na konstruksyon na proyekto. Karen Villanda para sa Bayan.